Giant S'mores! Yes, tama kayo narinig. Kung nabibitin kayo sa bite-size na s'more, well, merong nagpadala ng malaki-laking s'mores! So, ano po pang ginagawa natin? Let's go, intro, go, warning, stop, go. Kamusta mga Richkids? Yes, so today we're gonna try DM Bakes and they bake some DM. So ang sabi dito, DM Bakes homemade with love. Love. So bago ang lahat guys. Mukhang pangkasal to. Ngayon ko lang na ano. Yung packaging. Yung packaging. Mukha siyang pangkasal. Parang pwede siyang pang giveaway, pang gift. So ayun guys, bago ang lahat. So you can like their Facebook page, ilalagay namin yan dito. And para sa mga prices, hindi na rin namin babanggitin yan kasi nandito na din yan. Prices. So located sila guys dito sa Pampanga and nagde-deliver sila around San Fernando and Angeles area. So for your orders, pwede nyo silang kontakin sa kanilang Facebook page or diretso na kayo dito sa number dito yes, sa baba. Number dyan. So ako first, na-intriga ako. Tumatawa, hindi ko lalagyan. Personally. So, na-intriga ako sa s'mores nila. S'mores. No, dahil malalaki. And naniniwala ako pag iba-iba ang mga sizes nila. Is pahirap ng pahirap ang pag-bake dito. And yun, and especially, syempre sa cinnamon rolls, dahil meron silang kakaibang mga flavors na pinadala. So, try na natin ng s'mores nila. So, let's try. So, ang sabi dito, their s'mores monster cookies has melted chocolate chunks and mallows on graham-filled cookies. Soft, chewy, and a must-try. Ang sabi dun sa page nila, kapag natikman mo, one bite and you'll crave for more. So let's try. Grabe ang laki eh. So makikita nyo guys, sa loob may lusaw. Pero sa taas meron pang mga chunks. Mm-hmm. And even sa labas meron siyang mga lusaw na marshmallow. And sobrang chewy ng marshmallow para sa akin. Mm, sarap. Ayan guys, so kung makikita nyo. Ayan ang marshmallow. Mm. So try pa natin manghati sa gitna. So there you go. Kitang-kita nyo naman. Guys, it's really soft gaya nung sabi nila. It's soft and chewy. And syempre malaki siya kasi giant monster. Ay, kasi s'mores monster cookies nga siya. And gusto ko yung super generous yung ano niya. Yung chocolate, yung melted chocolate, yung graham crackers, yung marshmallows, etc. etc. And yeah, hindi siya super tamis. And gusto ko yung chocolate niya kasi medyo parang may mapait. Mm-mm. So, feeling ko kaya nila ginawang monster to kasi dahil masarap siya, mabibitin ka dun sa mga liliit. Oo. Oh. Tama ba? Kasi yung sabi nila, once you take a bite, you'll crave for more. Tama nga naman sila. This is the cinnamon rolls. They got 4 flavors kung nakikita nyo naman. Yun nga, meron silang 4 variants ng kanilang cinnamon rolls. So, ang una natin ito try ay ang... By the way guys, yung cream cheese frosting nila is originally made sa kanila. And para dun sa... Oh, sige. Sige. Go na. Pili ka na. So, piliin natin yung nandito sa... Ang gulo mo? So, for this one, ito yung kanilang double choco almond. So this is the double choco almond roll. So this is sisirain yan. Freshly baked. Yes. Freshly baked to perfection. Kitang-kita niyo naman ang lambot at nakakatakpakan ng sira. Yes. So guys, medyo nasira ang kanyang itsura. Pero we're gonna try it. Yes. So yung kanilang choco spread is homemade. So, basahin natin. So, ang sabi dito, soft bread with our homemade chocolate spread and cream cheese frosting, drizzled with chocolate syrup and sliced roasted almonds. Kala ko, ubusin mo eh. So, paano ba namin sasabihin to? Masarap yung frosting, masarap yung chocolate,
yung chocolate at saka almond, nag-complement sila. Parang bumalansi talaga. As in, sa sobrang balanse, sobrang pantay yung lasa nila. Parang hindi siya cinnamon rolls, parang cinnamon chocolate rolls. Kasi sobrang nag-complement sila. Parang wala nagsapawan and all. Wala akong masabi, hindi siya masyadong matamis. Sobrang sarap niya. For me naman, yung experience is yung mismo bread is soft and chewy. And then yung cinnamon sa loob is sakto lang yung amount. Tapos ang dami niyang chocolate spread. And guys, ang sarap ng cream cheese frosting niya, lasang pamayaman. Hindi ba? Oo. Lasang pamayaman. So ako naman, mas nagustuhan ko yung combination ng cream cheese tsaka yung chocolate. Ako kasi yung almonds, crunch for me. Next is yung all original cinnamon rolls. Okay. Cream cheese frosting. Let's try the original. You can never go wrong with the classic. Hopefully, they can never go wrong with the classic. Grabe, ang lalaki. Ang lalaki pala. Parang halos magkasing laki sila. So, by the way guys, para sa S'mores Monster Cookies, you can order ng box of 6. Pero dito sa mga cinnamon rolls, you can order ng box of 6 or box of 12. So, gaya ng sabi ko kanina, ang sarap ng cream cheese frosting. So, yung double choco kanina is mas matamis compared dito, syempre. Oh. And hindi ko alam kung anong meron sa cream cheese frosting nila. Pero meron siyang ibang lasa compared sa iba. Oo. Parang mas, more. Parang mas elevated yung lasa niya. Parang mas pinamas. Wow. Mas pinamas. So ayun guys, so pwede kayong kung hindi kayo makapag-decide kung anong flavor yung gusto nyo sa mga cinnamon rolls, so meron silang available na combination boxes. So ipopost din namin yan sa description box or you can also check their Facebook page. Pero itong pinadala nila is yung kanilang ultimate combination box. So meron siyang 4 variants with 3 pieces each variant. So nandito lahat ng flavors. So yung next naman na itatry natin ay ang kanilang creamy blueberry rolls. So, by the way, guys, yung kanilang blueberry filling, ito yung first time natitikman kong cinnamon roll na may blueberry filling pati sa loob. Wow, meron siya sa loob? Meron siya sa loob. Di lang siya nasa taas. Oo, di lang siya nasa taas. So, ang sabi dito, it has generous spread of our very own creamy blueberry filling rolled into our gooey soft bread and then topped with caramelized blueberry and walnut. Why? Pasensya na guys, medyo napisil-pisil ko siya. Huwag kayong magalit sa akin, DM Bakes. So ngayon, hindi niya ako tiniran ng... Hey, ano yun? Ay, tiniran kita. Alam ko makakatak kayo. So homemade yung kanilang blueberry filling. So hindi siya yung hindi siya yung nakakan agad kasi lalagay mo lang. Tinikman ko yung blueberry sa taas, yung caramelized blueberry and walnut. Ang asam ng blueberry. Hindi ako masyadong fan ng asim. Asim ba? Okay lang siya sa akin. Pero alam na alam mo na homemade yung blueberry, hindi siya parang frozen na something. Dahil maasim yung blueberry niya, hindi siya parang matamis na mabibili mo sa tinda, mabibili mo sa supermarket na gawa na agad yung blueberry syrup. So, ayan ang blueberry filling sa loob. May mga blueberries pa din siya. Buhay yung blueberry niya. So, and guys, para sa kanilang creamy blueberry rolls naman, napansin ko is yung blueberry filling niya sa loob, hindi siya masyadong matamis. Kaya siguro yung nasa top niya is caramelized blueberry. And mapapansin mo din na kapag kinagat mo yung blueberry is yun nga, maasim siya. So hindi siya yung nakakan na binili lang everywhere and then in-spread mo. Yung mga blueberries niya are fresh. So far, pinakagusto ko yung creamy blueberry. Ako so far yung pinakagusto ko yung almonds, ito. I'm not a fan of blueberry dahil maasim. So yes, last but not the least yung kanilang Oreo crunch. So yun guys, makikita mo Oreo sa loob is... let's try the Oreo.
ko magugustuhan mo yan. I think nag-change ka na ng ano, rank 1 mo. Kasi sa ice cream, di ba, favorite mo ako sa cream? Nothing beats an Oreo flavor. Kasi nandun yung Oreo nandun sa loob. Pasensya na akong medyo mahinahong na yung boses ko dahil sobrang sarap lang nung natikman ko. Alam mo, sobrang sarap ng kinain mo. Parang nabangag ka. Ganun yung na-feel ko ngayon. Feeling ko mas masarap to kung meron pang ganito. Tapos meron pa siyang chocolate nuts. Chocolate spread? Oo. Chocolate syrup pala? Feeling ko lang. Maybe I'm gonna try it. Medyo overpowering na yung chocolate. So, ako naman, nagpalit ako ng rank. So, mas gusto ko na yung Oreo Crunch. And then yung Blueberry. And then yung, ang tawag dito? Double Choco. And then yung Original. Ang cute nung ano, Oreo Crunch. Para siyang ano, gusto kong magtanim ng cactus. Ganun. Sa sobrang dami ng Oreo niya. Makapal kasi. Oo, makapal siya. And then at the same time, kahit madami siya, hindi siya nakakaumay, hindi siya matamis. Although, mas nalasahan ko yung Oreo doon kesa doon sa mismong cream cheese frosting niya, pero okay lang. Pero okay lang. Pero okay lang, masarap pa din siya. Pasensya na kung nagkamay-kami. Feeling ko lang mas masarap siyang kamayin. Baka pagalitan ako ng lola ko pag napanood ito. Ba't ka nagkakamay? Pero shoutout sa lola ko sa Canada. Minsan pag natitikman ko yung masasarap, eh gusto ko patikim sa kanya. Pag umuwi ka la, bili ka. So papatikim natin lahat kay Lola pag umuwi niya. So yung favorite ko yung s'mores and yung Oreo. So ako naman, between the two products, kung yung s'mores or yung cinnamon rolls, number one ko yung s'mores kasi nakaka-addict talaga siya. And sobrang sarap ng s'mores, guys. And then para naman sa cinnamon rolls, yung sabi ko nga kanina, Oreo, Blueberry, Double Choco, and yung Original. So masarap lahat, pero syempre depende din sa preference niyo kung mahilig kayo sa fruits, kung mahilig kayo sa Oreo, sa chocolates, etc. Or kung gusto niyo yung classic flavor lang, ganun. So, ang sabi dito, napansin ko lang bigla, leave us some stars if you love the way we roll. Yes, we love the way you roll. Yes. Probably. So, yun guys, maraming salamat ulit. Subscribe to our channel. Like nyo rin yung page nila. Yes, and go order sa nila, guys. Yes, and gusto ko na mag-tea, so tatapusin na namin to. Stay weird, guys. Embrace the grind. And always, see you at the top. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.